dalawang box po. Ayan po, Quaker Oats, may kasama siyang coffee. Ayan po, Ansel. Ayan. Salamat. Salamat po yung sa ano mong pangbaba. What's up mga kalingaps, miyagan kalingap ramel. Ayan, kakaut lang po ulit natin sa McDo. Ngayong araw ay pupunta tayo sa ating isang beneficiary, monthly beneficiary. Nandito tayo ngayon sa tuktukan. Tuktukan, Taguig City. Yan. Samahan niyo po ulit ako pumunta sa Mercury. Bibili po ulit tayo ng gamot para kay Tita Hazel. Kung natatanong niyo po, siya po yung ating monthly beneficiary at binibigyan po natin siya ng maintenance niya. Sunday ngayon kaya wala masyadong tao. Hindi ng tao ngayon. Rest day ng mga konti lang ng mga tao dito, mga kalinga. Sunday, kasi ganito talaga dito pag Sunday. Ang konti ng mga tao kasi yung ibang tindahan naka-close. Rest day nila. Na tayo sa Mercury. Malapit lang siya, di ba? Ganda dito sa tuktukan. Magkakatabi lang yung mga bilihan. Tayo na next. And tayo na next. Ang facing po. Ayan, nakatila tayo mga kalino. Ang laki ng pila. Wait tayo. Ang laki ng oras kayo mga kalino. Alauna na panghalo. Medyo mahaga ang pila. Wait tayo. Ayan, malapit na tayo mga kalinga. Konting intay na lang. Ayan, next na tayo. Ayan, naka-order na tayo. Dito tayo sa gilid para hintayin yung in order ay yung binili natin na gamot. 20 minutes din pala tayo pumila mga kahino. Wait ulit tayo. Sobre pa ito. Yan mga kalinga, nakabili na tayo dalawang box binili natin kasi diba sabi niya nung last punta natin daw last month, sabi kinulang daw sa kanya yung isang box, kaya dalawang box na po ang bibigyan natin sa kanya. So ayan mga kalinga, tumulit na tayo sa grocery para bilhan sila ng Quaker Oats.
So, ayan na mga kalinga. Papunta na tayo sa kanila. Hindi ko na na-videoan kanina dun sa pagbili natin sa grocery kasi bawal daw mag-video. Pero dalawang item na naman na binili natin. Kumaya, papakita natin. Para lang may ano sila. May pang snacks. Walking distance lang rin naman po yung bahay nila. Dito. Kaya lakad-lakad lang tayo ngayon. Ayan, nandito na tayo sa kanila mga kalinga. Sorry, medyo hiningil ako. Di ba galing tayo Mercury, tapos pumunta tayo ng grocery. Kaya medyo hingil ako ngayon. Ayan, punta tayo. Ngayon, dito sila tumutuloy. Hello po, tita. Ayan, no? Nananahi siya. Papasok po. Ayan, ayan ang pinagkakaabalaan mo, tita, no? Hindi mo pagkalabalaan ako, ma. Malidiklis ka, eh. Ayan, ayan mga kalingap ang pinagkakaabalaan niya. Nabutan natin siya nagtatahe. Kamusta ka naman, tita? Kamusta ka ngayon? Sinusumpong pa rin. Ah, saan ang asawa mo? Tito? Asa si Tito? Sa bukid. Ano yung halaman niya doon? Tanim-tanim niya. Nagtatanim-tanim doon sa... Ah, ngayon. Ando siya ngayon. Nakalabalahan niya yung tanim-tanim niya doon. Yung mga kangkong, mga ano. Maganda mga gulay po. Mga gulay, mga gabi. Ayan, sorry. Ano yun? Kaninong lupa yung pinagtatamnan niya? Sa ano yun? Sa gobyerno? Sinasahuran po siya doon? Hindi. Yung mga kumaan niya. Yung pita niya. Gulay-gulay lang naman. Yung mga kaunti lang, mga ano lang. Pero buti yun, no? Pwedeng pangkain na rin, no? Kongkong. Pero ano yan, masarap yun. Sinabaw ang gulay, no? Kaya lang, eh. Sa ano pa siya magtatanim, eh. Sa cover, eh. Kailan yung, anihan ba yun, yung bubunga? Tuwing kailan bumubunga yung... After 3 months. Ang tagal rin na. Talaga siya nalago. Ano siya? Nagsasaka talaga siya. Ngayon. Wala kami mahalag sa kapila na mga bahay na doon. Na mapagtamiman. Doon na lang kami sa may hindi pa bakante doon. Doon siya. Doon siya ngayon. Ay, hindi mo naman alihin yun. No? Araw-araw siya po nagtatanim doon. Tinaalis-kasa na lang yung halaman niya. Yung gabi, nakakangkong. Sarap din yan. Hindi naman, ano, kapilasa lang na rin. Pangkain. ayan po pala, tita. Ayan po, bagay natin. Ay, ayan, di ba po nasabi last month na kulang daw po ang isang box. Ayan, dalawang box po. Ay, ganun eh, plastic. Salamat. Ayan, tapos ito, may... Konting pang snacks. Ayan po, Quaker Oats. May kasama siyang coffee. Ayan po. Nalagyan natin dito. Tsaka ito. Biscuit Hansel. Ayan. Salamat. Thank you. Ayan. Ano pong gusto niyo pong sabihin kay Kuya Bal? Salamat Kuya Bal sa ano mo ang gamit ko. Magpapa-check up ka po ulit, no? Para mabigyan ulit po ng tamang gamot po, no? Nung napacheck up ako ng bata pa ako, may naiyusod pa lang ako. Kaya may ano, need mo po ng follow-up check up para mabago if ever yung gamot po, no? Para mabago yung kung ano yung gamot po. Sana po may mga mabuting puso po dyan na pa-check up po natin si Tita Hazel sa neurologist. Ayan. Tingnan yung gamot po. Kasi yung gamot niya daw po ngayon na... Asan na po? Ayan yung pakita natin. Integratol. Parang hindi na po tumatalab sa kanya. Kasi, yung reseta po nito nung 9 years old ka pa po, no? Oo, 9 years old pa lang po. Ayan.
Hindi na po tumatalab sa niya. Kailangan niya na magpa-check up ulit. So, ayan, sana po ay may mabuting puso na tumulong po sa atin na ipagamot ka po or ipa-check up po yung sakit mo po. Kaya matignan kung ano yung ibibigay, ipapataw na gamot sa akin ng mga doktor. May edad na ako yan, ilang taon na ako ngayon. Kinikilala ko dyan, ano pa lang ako noon, 9 years old. Ako nung, ang edad ko ngayon, ano na ako eh, 49 na ako eh. Going to 50 na ako, kung maganda. Yung 40 years na rin ko no, nung hindi ka na ulit nakapagpa-check up ulit. Dapat makapag-check up lang para matingnan yung nararapat sa ulit. Ayan, nananawagan po kami sa mga mabubuting puso po dyan. Sana ay matulungan niyo po kami na mapa-check up po si Tita Hazel at malaman niya po yung tamang gamot na para sa kanya. Yung sada ay ano niya, epilepsy. Kasi dahil doon po daw sa dati niyang gamot is sumusumpong, sinusumpong pa rin siya. Kaya need niya. Ano pa kami yung bata pa ako na may nusulpan? Kumakatok po kami sa mga mabuting puso po dyan. Muli po, ako po si Kalinga Framel. Maraming salamat po ulit Kuya Val Santos Matubang sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming mga small charity vloggers. At ngayon po ay nabigyan po natin ng gamot si Tita Hazel. At kumakatok po kami sa mga mabubuting puso dyan na sana po ay matulungan po natin si Tita Hazel na check up po natin para malaman po natin yung bago niyang gamot na sa kalagayan niya. Kasi doon po sa ngayon, yung sa gamot niya pong Tegretol is sinusumpong pa rin siya. Hindi niya na po hiyang, kaya kailangan niya na pong mapacheck up ulit para malaman po kung ano yung wastong gamot, kung tumaas na ba or ibang brand ng gamot na po yung ibibigay. Maraming salamat po. Thank you.